ba yung pag ano ng new bird? Ow, ow, ow! Hi! How's it going? Kumusta na? I hope everything is well sa inyong lahat. It's been almost 1 month since the last time na nag-post tayo ng video. Kung mapapansin ninyo, minsan nagre-re-upload ako ng video. Yan yung mga old videos ko nung nasa Makati pa ako. Nagre-upload lang ako dahil kukunti lang yung views noon. Meaning, marami pang hindi nakapanood sa inyo. Kaya gusto kong i-share ulit yon. At saka kung may update tayo, nilalagay ko siya sa description. Kaya pa, kindly check na lang if you are interested. Anyway, so today I would like to teach you on how to feed newborn puppies and kittens. So there are 3 reasons kung bakit tayo nagbibigay ng supplemental milk. Or finoforce, bakit natin sila finoforce feed? The first one is yung pinaka-common na mahina magpagatas yung nanay or totally walang milk. Yung tinatawag na condition na agalaksya yung nanay. So, kapag nangyari yun, kailangan nating magbigay ng supplemental milk. Of course, para hindi magutom or ma-underfeed yung mga puppies, lalo na kung maraming puppies, diba? Marami silang mag-aagawan sa nanay. Kukunti na nga, and then mag-aagawan pa sila. Second reason is, yung nanay ay, although maraming milk na lumalabas sa nanay, meron siyang condition na tawag na eclampsia. Dito sa sakit na to, condition na ito, makikita mo na may milk yung nanay. However, parang nanginginig siya. Mababa yung calcium level ng mom dog sa katawan niya. Therefore, ito kasi delikado, may pagkadelikado din tong condition na to. Kapag dinala mo sa vet, i-advise ka ng vet na huwag mo nang palidehin sa yung mga puppies sa nanay for a week or two, ganyan. Depende kung gaano katagal, kung ano yung assessment ng yung veterinarian. Pero, ayun, yung second reason kung bakit natin kailangan mag-supplement milk. Supplemental milk. And the third reason is kapag wala yung mom dog or mom cat. Namatay o kaya naman nagkasakit. Siyempre, kailangan nating ibigay. Siyempre, kailangan natin silang i-force feed at saka magbigay ng formula milk. At please take note na lalong-lalo na kapag very young pa yung ano, yung puppies or kitten, ibigay natin yung milk na equivalent to mom's milk. Okay? Yung supplemental milk na for newborn puppies or newborn kittens. Kasi nandun lahat yung nutrients na kailangan nila. Huwag tayo magbibigay ng mga milk na hindi intended for newborn. Kasi ang mangyayari dun, pag lumaki yung ano, yung kitten or puppy, pwedeng mahina yung immune system nila or malnourished sila. Kaya mas maganda dapat yung ideal talaga for puppies, newborn puppies or newborn kittens. Okay? So bakit ba natin kailangan i-discuss ito? Meron pa palang ganun, no? May proper procedure pa pala yung pagpapadede sa baby dog or baby cat. Hindi ba pwedeng basta na lang ano, i-force feed? Siyempre, hindi pwede. So, ang mangyayari kapag malikas yung procedure, pwede mag-result ito dun sa pagpasok ng milk dun sa lungs nila. Then, which will lead to lung problem. Kagaya ng mga pneumonia, o kaya naman may breathing trouble na mangyayari kapag mali yung pasok. So, kung na-observe na ninyo na nagdede na yung kitten or yung puppy, tapos may lumabas na milk sa nose, you have to stop yung ginagawa mo. Punasan mo yun, then after mga ilang minuto, saka mo siya bigyan ulit. Ibig sabihin nun, mali yung pasok ng milk sa katawan nila. Alright, let's go! Ipapakita ko na kung paano yung pagpapadede sa
newborn kittens at newborn puppies, but I would like to apologize. I don't have newborn puppies and kittens dito sa akin ngayon. So, I'll be using yung toy, favorite toy ni Maria, nakatabi niya kapag natutulog. Okay? Stay tuned! Ito na yung dog model natin for today. Sana nakikita niyo ng maayos. Medyo nahirapan akong i-position yung camera. So, imagine, this is the mom dog, diba? Then, normally, ang mga puppies, newborn puppies, paano ba silang magsak ng milk sa nanay nila? So, for example, yung puppy natin, nasa na yung puppy natin? Charan! Ito yung ano natin, kunwari puppy natin, no? Ito yung favorite toy ni Maria. Lagi niyang kasamang matulog. So, for example, this is the puppy, newborn puppy. Ow, ow, ow! Funny. Di ba normally, ang mga puppies kapag nagsak ng milk, ang position nila ganito, di ba? Ganyan. O kaya naman, ganito. Or ganito. Right? So, therefore, kailangan mong gayahin kung paano yung position nila mismo sa pagdedede. Dahil yun yung pinaka-comfortable way nung pag-inom nila ng milk. Okay? But in some cases, for more, I think mga more than 2 weeks or 4 weeks, may mga puppies na nagsasak ng milk in this position. So, pabaliktad siya pag ganyan. Pero yung mga puppies kasi na yun, nakokontrol na nila yung pagsak ng milk. Pero kung ikaw kasi ang magbibigay na ipo-force feed mo sila, kailangan kung paano yung natural na ano, yung normal na pagsak ng milk. Which is ganito siya. Okay? Pag ganyan. Kailangan pala natin ng ano, ng... What are you doing? Don't do that. Kailangan natin ng kunwaring bottle. I'm back! Sorry ha, wala akong nakitang iba. Ito lang yung nakita ko. Yung sa purse ko. Alcohol. Lagay ng alcohol. So, imagine na lang na ito yung feeding bottle. So, ang mangyayari, ganito siya. Diba? Pagpapatindihin ninyo. Or hawakan nyo ng ganito. Or better, tingnan nyo itong picture na to. Yan. Ganyan. At saka mo ibibigay yung milk. Pag ganito. Okay? Never ever do this. Yung paganyan. Tapos ibibigay mo ng milk. Maling-mali ito dahil iba yung magiging pasok ng milk sa katawan. Pwede siyang dumiretso mismo dun sa respiratory tract ng puppy. Alright? Ganun lang naman kadali yun eh. Hindi naman mahirap. Kaso nga lang, very basic pero madami pa rin yung hindi nakakalam. Kaya, mas maganda ng mag-ingat tayo. Okay? Alright, yun lang yun. I think I'm done and thank you so much for watching. Malapit na natin ma-reach ang 50,000 subscribers and I really hope na mas dadami pa tayo at patuloy niyong isusupport po ang ating mga ginagawang videos. Sana ay may natutunan kayo today at I will see you again on my next video. Bye-bye na! Say bye-bye! Ang weird ng face mo, Mars. Alright, bye-bye po! See you next time! Ciao! Or your baby.